sa mga fellow team B or yung mga naging team B dati na alam mo na na nangangarap din na maging successful sa mga careers nila at syempre sa mga aspiring na Filipino players sa basketball, mga advice mo bro? Siguro sa mga unang-una sa mga team B siguro is trust the process lang. Unang-una, huwag kayo mawawalan ng pag-asa kasi para sa akin yung team B experience na yan, tandaan yung stepping stone lang yan. Kumbaga, hindi yan parusa sa inyo, hindi yan dahil ayaw kayo ng coach. Normally kasi ganoon kasi mindset, diba? Team B lang ako, yun yung typical stereotype, team B lang ako, ganoon. Pero, dyan kayo mag-improve, dyan magde-develop yung character niyo talaga. Kasi nung ko nakita yung character development ko din, sino nag-team B ako nung first year ako, sabi ko, shit, hanggang dito na lang ba ako? Sabi ko ganoon. Pero, doon mo makikita talaga na, doon ka matitest, doon matitest yung character mo, yung will mo, and patience, yung faith mo. Diba? So, huwag kayong mawala ng pag-asa and use it as motivation lang. Yung time nyo sa Team B, trabaho lang kayo. Kasi magbubunga din yan. Ito na lang yung sinasabi. Hindi yung makikita sa una yan. Like, pagdadaanan nyo lahat ng hirap. Pero at the end of the day, di nyo alam kung kailan, pero makikita nyo yung purpose niyan. Kumbaga, wait nyo lang na mag-manifest yung blessing ni God para sa buhay nyo. Always have faith and patience lang din. And mga aspiring basketball players dyan, parang lagi lang sinasabi ni Erpat, hard work lang, trabaho lang, di ba? Hobby man yan or hanap buhay, di ba, basketball, trabaho lang, hard work, di ba, hard work. Saka, yung pinaka-advise sa akin ng lolo ko na hindi ko makakalimutan, sabi niya, dapat bas matamis yung bunga sa puno. Sa akin, lalagay ko yun sa thumbnail ah. Yung maganda, di ba? Like, napaisip din ako nung una, hindi ko rin na-gets. Sabi ko, ano, pakiulit na. Sabi ko, si Lolo na. Dapat mas matamis ang bunga sa puno. Yung sabi niya sa akin. Which makes sense naman, di ba? Galing. Hindi ko makalimutan. Na-advise siya sa akin. I was, 15 years old. Pero tumatak na yun dito sa isip at puno. Sabi ng mga wala. Like, gagamitin ko rin yun pag tumanda na ako. Oo naman. Di ba?